We are back on yet another great series dito sa ating PGL Arlington Major Beastcoast versus Outsiders. 1-1 na po yung score natin dito. Balik best of one tayo and do or die game for both teams. Parin pa makasama nyo na host dito for this series together with my panel on my side still, Dan and Sir Mike. Game number 3. Paano ang gagawin ng dalawang team na to? I think sa tingin ko wala namang major adjustment na gawin sa draft siguro ano lang to parang agawan ng magiging pick especially din sa first kung sino yung kukuha ng pack kung sino yung kukuha ng stuffer ng tiny something like that so ikaw Sir Mike sa tingin mo paganda na lang din siguro ng calls kasi parang both teams nagkakaroon ng ganun eh mostly sa akin yata nagkakaroon ng talungan portion diba kanina dun nung game number 1 may mga times talaga na nahuhulot to ba't lumalaban si K1 Hector dito sa ganitong teamfight eh tapos end up namamatay lang din then ito namang outsiders magugulat ka si Ramses uy mukha nalipat kay Ramses yung sumpa ni K1 ng game number 2 pero tignan natin sana ngayon mawala na talaga uy, yes. Kerry King na naman anako po ito Kerry King na naman for Beastcoast well it worked out for them nung game number 2 so why not do it again hindi naman din na nahirapan sobra si K1 Hector dito but what can you say about still kinuha pa rin ng outsiders yung Doom and then Skyrat iban out the Tiny and another van ano kaya yung pwede nila ditong ipan? Siyempre, nandun talaga yung flexibility ng Doom eh. Kaya alam, madalas talaga pinipick dito ng outsiders. Ang napapansin ko lang ngayon is, di ba si Pac, isa sa mga matataas yung win rate dito sa PGL Arlington Major. Yes. Nakikita ko for Pac, pag hindi siya napipick sa first phase picking, hindi na siya, ano, parang, hindi na siya pinapansin sa second phase ban, sa second phase pick, sa third pick tsaka dun sa third phase pick tsaka dun sa third phase ban. So sino kaya kukuha dito nung pa kung sakasakaling interesado dito yung dalawang teams siguro, na po ni Pempa? Siguro outsiders ulit. Kasi ay naman yata talaga yung pinakabalak ng outsiders nung game number 2. It's just that nagkaroon lang ng TA yung Beastcoast. Kaya sila nag-react dito sa Viper pick and at the same time ES din kasi agad yun eh. Diba? So, Viper is good against those heroes na merong passive. Kita mo naman, there are Echo Slams na hindi ganun kasakit dahil sa nether toxin ng yes, Viper. Eh, diba? Mm-hmm. So, siguro, yun lang naisipan ng outsiders. Late adjustment, tignan natin ngayon kung mangyayari ba ulit for outsiders. And tingin ko lang din kanina, nahirapan lang talaga si Ramses Saline. Kung hindi nangyari yun, outsiders yata yung game na yun. Eh. Mabilis pa naman bumasag ang isang LD kung di siya nahirapan sa early. But again, they have to move on the game number 2 and retrack their playstyle dito sa game number 3. And outsiders looking for another ban. Ano yung pwede nilang i-ban dito against Wraith King? Kasi kanina, maaga na pick yung Wraith King. Yes, akala natin mabibigyan ng sagot pero hindi ganun yung nangyari. Dito, paano nila aagapan tong Wraith King? Sa tingin ko, for outsiders, possible, pwede sila dito. Pwede nilang gawin yung ginawa dito ng Beastcoast kanina, game number 2, na sila naman yung mag-build up ng aggressive tri-lane sa simula. Given na Wraith King, Asakiri, hindi siya ganun kalakas sa, apagin sa aggressive tri-lane. So, tingnan natin kung yun naman yung gagawin dito ng outsiders. Pero Beastcoast, okay. Terrorblade din Beastmaster yung binaban nila dito. So, talaga nakikita nila dito na maging role siguro ng Doom is probably support. Pero gusto ko i-ban dito outsiders na Patrider kasi flexible pick sa side dito ng Beastcoast and para sa akin mas consistent na nilalaro ni Whisper yung Patrider kasi parang ang ganda lagi ng item niya nagbo-boot sa bearing siya BKB dagger aether lens so okay tinanggal nila TA I expect for outsiders na kukuha nila sa third pick pero bilang nila nung okay. Pero maganda rito din kay Whisper. Hindi siya yung usual build na nakikita ngayon natin niya sa Batrider, di ba? Mm-hmm. Na mag-witchblade aggrim shard. Na sobrang sakit din naman. Pero nakikita ko, lalong-lalo na sa laban siguro ng OG, na sobrang nasasagutan nila yun with a simpleng manta style lang. Sasabihin ko pa lang to, I haven't seen Tusker in a while. And you've said earlier, kayong dalawa, nag-agree naman kaya doon na baka pwede mag-aggressive tri-lane. And nagpapapagad sa isip ko, Tusker. Kasi sobrang lakas ito sa tri-lane. Do you agree with me? Sa tingin ko, pwede. Kasi, kumbaga ito yung nagbibigay ng kalakasan sa side ng outsiders in terms of lane.
Skyrat then Tasker, sobrang lakas yan sa lane. So tingnan natin kung ano magiging ano dito. Game plan ng Outsiders. Pero for Beastcoast, pwedeng-pwede sila dito pumake ng defensive hero for Sting and like given what? Na sobrang daming magic, sobrang daming early damage dito sa Outsiders like Abaddon, ano pa ba? Maybe Shadow Demon. Basta mga defensive support for Sting or possible for Oracle. Oracle, hindi ko masyado nakikita ng Oracle eh. Yung Wyvern kaya. Wyvern, pwede din. Oh, na-open pala yung Wyvern. Oh. Good point, Sir Mike. Na-open yung Wyvern dito. Baka. Pwede. Pero, ang problema ko lang with Wyvern is yung Cold Embrace setup for the Mystic Flare. Pero pag meron ka namang Glimmer Cape, okay lang naman. Okay lang. So, tingnan natin. Pwede naman sila dito mag-Winter Wyvern kasi pwede siyang pumalag sa aggressive trial in given meron siyang Splinter Blast. May ano din, mini combo din kahit paano after ng Winter's Curse, diba, dyan yung Mortimer's Kisses. And kung trial in naman pag-uusapan mo, kaya niya naman i-backs up talaga yung Phoenix. Yung, hindi si pangalan ng Pokemon yun. Si Articuno? Oh, hindi si Articuno yung kinuha. Si Moltres. Si Moltres. But itong Phoenix natin, do you think this is a great idea for Beastcoast to get this one? There's Doom, there's a lot of silence for Outsiders. Sa tingin ko, good yung pag-apik nila ng Phoenix kasi kuti mo side ng Outsiders, hindi ganun kabilis. Attack speed ng tatlong heroes nila and parang somehow, defensive support na rin si Phoenix given na pag nakuha niya dating shard. Kung sinina Doom, pwede niyang i-sustain with the Sentry habang naka-supernova. So talagang for Outsiders, given na yung draft nila, hindi ganun kabilis bumasag ng egg. Then meron pang Sentry heal dun sa supernova. Maliit yung chance na makakapatay sila dun sa Doom duration dito. So, kailangan pa i-targetin ng Doom yung Phoenix o sakit sa ulo pa yan. Hindi, sa tingin ko, kailangan nilang pumik dito ng hero for maybe Ramses or for GPK na may mataas yung attack speed para kahit papano. Ang problema na lang dito ng Outsiders is kung paano babasagin yung egg. Na lang. Woo, Benukan. Sir, ako parang dinanay na rin dito ng Beastcoast yung possibility na magkuha ng mabilis yung matake yung side ng Outsiders na hero which is yung Ursa din na that can... Pero may duda ako yung ipipick kasi ng Outsiders yung Ursa given na in terms of matchup with Drake hindi ganun kagana. So I think for Outsiders napaka-solid na ako na dito. Lina, gusto ko ni Lina kasi feel ko baka maban and baka makuha ng Bisco. So goods na yung Lina kasi siya yung babasag ng egg and at the same time kaya niya i-kite si Rate King, di ba? Dahil ano siya, buyable siya ng Silver Edge ng Skadi, ano pa ba? Hurricane Pike. Pero Jagger na tayo. Simpleng ikot-ikot basag-basag lang ng egg, di ba? But how about the lane phase? For lane? Oh, good yung Juggernaut. Good yung Juggernaut. Kasi kahit papano, in terms of lane, di ba, mabilis yung movement speed ni Juggernaut. Kaya niyang habulin dito si Venomancer. Lalo na pag meron siyang Blade Fury. And siya yung babasag ng egg. Kasi syempre, meron siyang Blade Fury. And given na si Ramses, sobrang greedy mag-item. Nag-mamida siya, which is additional attack speed yun. So malaki yung chance na mababasag niya egg. Kung nasa ano, nasa low ground. Pero kung nasa high ground, mahirap. Ayun yata yung hindi ko nakita ang item na Ramses kanina. Di yata siya nag-Midas. Nag-Midas din na linya pa rin. Nakita ko kasi nag-Glove Sophie siya tapos nag-Masok Madness siya eh. Usually na nakikita ko na gumagawa nun is PSL. Alam ko, si Doom lang. Parang nakita ko nag-Midas yung Doom. Bakit sasabihin ko pa to? Parang, ayun. Siguro, biglaan na rin din, naging decision ni Ramses. Kasi parang hindi mo naman gagawin yun eh. Tama nga, hindi nga siya nag-Midas nung... Casual Gloves of Peace, tapos magma-madness ka. Meron, gumagawa noon si Ami. Every time na ano na... Oh, casual, only, pero... Only Ami can do that. Only Ami can do that. Minamidas or tinitreads niya, not... Hindi, Casual Gloves of Haste lang yung ginagawa talaga ni Ami. Every time na nanonood ako sa kanya mag-LD. So, ewan ko. Thank you. Baka only Ami can do that, pero Juggernaut. Thank you, Idol. Thank you, Idol. Yeah, medyo nawala yung ano natin eh, yung ilaw natin. Ah, pero tama yung sinabi mo kanina. What's that? Ban yung pack sa third piece. Okay. So, for Outsiders, nag-ban sila dito ng Lycan. So, yung na-expect nila, this is Asna for mid. For Chris Luck. Okay. Ginagawa naman ng Beast. Then, inisip nila yung Venom at saka yung Phoenix is magiging support. Pero parang ang hirap nun, wala sa lang masyadong disable. For Beastcoast, no? Kaya naisip ko, parang solid, sobrang solid yung Storm for Outsider. Masyadong kulang yung kanilang lockdown. Pero tingnan natin, kung mapifix nila dun sa nila,
sa last pick. Void Spirit Bat for Beast Coast. So, hindi nila, parang feeling ko, yung Storm Spirit, tanggap ba nila na last pick ng Outsiders dito or may ibang plano yung Outsiders? Tingin mo Ember. For Outsiders? Outsiders. Good thing, good thing. Oo, okay lang din yung Ember sa akin eh. Wala naman na kasi yung pack talaga eh. Pack lang naman problema ng mga Spirit sa mid eh. Sa bagay, oh. Good Mainly. Point. Pero kung balik tayo sa kanina, Lino. Open po. BKB lang naman kailangan nun. Kaya niya tayo dito yung heroes ng Beast Coast eh. Ang damage lang naman nito would be sa ting- kisses. Kaso ang problema with Lee na masyadong magiging greedy in draft nila. Hindi na problema. Kailangan talaga panalo all lanes. Kasi di naman naman nila problema dito eh, given na meron silang ano, jug, tsaka may sustain dun sa overwhelming DPS ng Mortimer Kisses, ng Supernova, tsaka nung ano, nung Poison Nova, which is yung healing ward. Ooh, sila pa yung nagpa ng... Kailangan eh, kailangan. Kailangan di ba ni Lee na? Kasi winnable lane for Beast Coast. Eh, nag-kotol. Charot. Then, mukhang ano nan? Ay, hindi eh. Baka visage na, visage to for Beast Coast. Another off lane, Nero na nagtitik ng vision. Medyo may trauma pa ako dun sa Venomancer. Kanina. Ay, off. Hindi. Sa tingin ko kasi baka mapilitan nilang gawing support ng ano? Itong, huwag dito? Yeah. Even naman, sir. So, ano kaya pa yun nilang maging mid for this lock? Oh, maybe kung kanan naman? Pang go? Okay, okay. Pang... So, the... Support lang din sa isang Phoenix, ano? Mm-hmm. So, lakas din lang sa team fight. Mid pango. Ah, mid pango. Mid pango. Support. Snapper tayo ngayon. Ah, teka. Kung mid yung snapfire... 10 seconds remaining. Hindi, malabo yung support na pango. Malabo, malabo. So, for outsider, ano yung magigip? Parang so far, gusto ko ng ano, ng Storm talaga. Kahit sino makatapat niya, yung Pangor, even yung Snapper, free farm siya. And siya yung pinaka mag-i-start ng teamfight para secondary na lang yun, no? Yung mag-i-initiator na si Doom. Invoker! Isa sa mga heroes. Ang dami yung nagsigawan nung nakakita nila yung last pick Invoker. Sobrang tagal na baka ito. Hindi natin nakakalimutan. Huwag natin kakalimutan. Isa yan sa mga gusto ng mga tao na ginagamit talaga ni GPK. With this Invoker, tatanungin ko kayong dalawa, is this gonna be an X or Wex? Wex ang ginagamit dito ni GPK pagdating sa Invoker. Tsaka ito rin yung goods against Nate King. Parang hindi mo problemahin yung ulti niya na may required a lot of mana. It, actually, medyo naging bosset nga yun kanina sa game to ng Outsiders eh. Yung early rotation ni GPK. Nabosset lang yun with the level 6 ng Brave King. And siya pa yung namatay dun. Hindi mo nang kakamali. Kaya, di ba, pumiksel dito ng hero for GPK hindi masyadong greedy. So, okay. I think pwede magpaka-greedy or magpaka-greedy in terms of playstyle tong Doom tsaka Juggernaut. And I think kaya i-pull off dito ng Outsiders yung kanilang draft given na binigyan nila ng Invoker dito si GPK. So, I will go for Outsiders. Mas bibilis din basag niya. May alakrit din na ngayon eh. Kahit wala nang ikot. Mm-hmm. So, given na sa mga sinabi nyo, ayan, decision talaga. O di, alam mo na yung sagot ko dyan. O, napakagaling talaga ni Direk. Galing talaga. Hindi ko next time ilagay natin yung pangalan ni Direk dyan, o, sa gilid, sa tabi ng rival. Director's, director's prediction. Director's prediction. O kaya ilagay mo na lang yung pangalan mo sa ilalim namin. Pero anyway, guys, game number 3. Ito na ang do or die game ng Outsiders versus Beast Coast. Sino nga ba ang makakasecure ng another slot for the Arlington Major? Dahil pasok naman na sila sa team. Ayan. Basa na natin sa mga casters natin, JV and Ate Ishi. Good luck for the game number 2. Ayun na nga, we're now down to our decider match dito sa ating sering ito. Well, grabe yung pinakita nga ng Beast Coast ng game 2. Nice play. Pero itong game 3 natin, mga idol, eh, magsisimula na. Ate Ish, saan mabilis? Kanina dito? Beast Coast. Yeah. Okay. Ako naman outside. Alam mo bakit? Bakit, bakit? Kasi naniniwala ako sa reverse sweep, JB. Yun na lang yun. Yung ano? Kasi di ba parang medyo naging trend yung reverse sweep recently. So, malay natin, mangyari ulit, di ba? Saka, syempre, ayoko tumaya sa Outsiders. Maliit yung odds. Doon tayo sa malaki odds. Dehadista tayo, dehadista, ano? Tama nga naman. Pero, GPK and the guys, hindi pa sila nag-set up ng ward. So, dito na lang nila nilagay. Oo. May bottle. Kasi iniisip ko, 1-1 na lang yan eh. Didong ka na sa malaki-laki yung kikitain mo, di ba? Tama, tama. May point nga naman si DAC. Yan yung better's mindset. Pero, Stinger, may introhan ba? Napilitan kumuha ng dive, which is not that great.
in terms of laning, pero mas okay nang mag-survive ka doon kaysa mabigay yung first blood sa importanteng hero ng outsider. Yun. Ayan. Pero don't go me wrong, I think I like outsiders draft, ano? I really like the invoker pick, last pick, pero delikado. Si Whisper. Teka, nilamon niya ng buo-buo yung Blade Fury, sabay Shard, binigay. Pero balagbaga ng gustong gawin dito ng Outsider and the Beastcoast. Yamich, nabiglang liko, maling-mali, ata besi, and that's the first blood brought us by Rivalry. If you guys have any questions, just PM the page. And of course, click the pinned comment. Yan mga 7, nandun yung link natin na rivalry.com/LuponWXC for you guys to register. Yun. Ayan, may nagpapa-shoutout nga pala taga Hello. Island Arctic Canada. Ayan. Kasi na-mention ko lang kasi alam ko, available din yata yung rivalry sa Canada. Hindi yes. na lang siya sa buong Canada, pero there's like certain parts sa Canada na pwede nyong magamit yung rivalry, ano. PM na kasi ko yung speech, if you guys have any question, and I believe may support din yung rivalry. Medyo may maintenance lang sila today, pero kapag naging available na yun, guys, that's also a great option para sa mga Canadian viewers natin dyan. Of course, meron nga daw eh, sabi ni Madam, madami daw nagbe-bet din doon sa Canada. Pero yun nga, greetings! Magandang araw sa inyo lahat, mga Seb. And going here sa ating third game, Rams is on that juggernaut. Okay, magiging okay naman siya sa lane kasi nga yung slow dito nitong si Whisper plus the disable of Gojira pwedeng ma-fend off ni juggernaut basta ma-timingan niya lang ng Blade Fury. Oo. Di sa kano din to eh. This is gonna be a quite annoying lane para kay Pangolier kasi he kept getting harassed by the cold snap, yung mga EMP, ganyan. Ngayon, alam ko anong klase magiging invoker pa to. But yeah, it's not a happy lane for an Pangolier. Though, pag natapos yung laning phase, I don't see a lot of lockdown or pang-hold sa kanya once na makumit yun na yung rolling thunder niya. I mean, of course, pag na-doom ka, kalungkutan, pero ganun talaga, kahit anong hero ka, na kalungkutan pag nakumit sa'yo yung spell na yun. Malulumbay ka na lang talaga once doomed. Pero for outsider naman, tignan na lang natin dito yung kanilang power spike. Timing-wise, ang pinakainihintay lang nila dito at yung doom para lumaban, di ba? Pero kahit wala naman yun, okay lang eh. Yes. And ano I haven't seen it as much kay Ramses na I feel like yung jogger niya dito, he needs to join early fights, you know, play around his team. Katulad nung ginagawa, let's say, nung mga ibang carry players na not heavily hitting creeps, ano? Like, early participating fights. Kasi, yung Doom kasi, and nga, medyo matagal pa ito mag-online, especially yung Blink Dagger, and with the lineup na meron yung Outsider, they only have, like, a limited amount of damage. Tsaka, pag binigay nila sa mixed trick player, and then, syempre, yung wombo combo nila, hindi nila napatay yung hero na yon, like, yung comeback dito, yung sustain, let's say, from, like, the Phoenix Sunray, and then, meron ka pang rating with an extra life, diba? That could be quite problematic. Yep, problematic indeed. Blade Fury could be enough to take down itong si Gojira. Pero good thing, Hakoda na una at wala na nga ang incoming damage. Ramses will also fall. That's Whisper getting a double. This is how you play offlane. Grabe. Oo. I mean, kung siguro yung sa game number one, hindi lang sila medyo na-stomp doon dahil sa Rubik. Pero yung Rubik niya, di ba, all throughout yung laning phase, ang ganda na pinapakita ng wombo combo ni Gojira sa kani Whisper, di ba? Sure. They're really punishing itong lane ni Ramses all throughout the series natin. On point nga yung galawan, pero their concussive shot will connect towards Whisper, Blade Fury. Delikado si Ramses dito. I-out na itong si Ramses. Medyo kaki yung pestuhan niya. He could die another time, sir. And that's gonna be another death for Ramses. He's not feeling well, and Whisper, mga Seb, madadali ba finally ni Hakoda? Yup, but then again, eto na nga si Gojira, ipaghihiganti yung kanyang offlane. That's gonna be double for Gojira. Si Smile on the mid lane might get punished. The tornado could finish him off, and yep, that's gonna be GPK getting the kill on the mid. Nicely done, pero at least yung Beastcoast napakaganda or napaka-smooth ng kanilang offlane.
I mean, at this point, Ramses is just grieving dun sa topic. You know, he's probably triggered. He's like getting harassed left and right by the Venomards, yung sa caustic kill, everything, plus may sniper damage ka pa. Tapos yung support mo, Skyrat, who can only provide like yung slow la, yung concussive shot, that's it. And then si Juggernaut, ala, sa kanya lahat na ibabaling ng damage and spells dito ng Beastcoast. Kaya siguro na-force siyang gumamit ng Blade Fury, you know. Ramdam ko yung frustration ni Ramses sa lane na to. Kung bakit kabubuhay lang niya. And tunrayan yung kumuha ng kill na doon na medyo imposible. Yeah, sir. Pero Sakoda needs to TP away. Good thing, nakawala siya doon ng matiwasay. Dahil pag nabigyan na naman dito ng another casualty yung Beastcoast on the top lane, sobrang saya na dito nitong si Venomancer. Talaga namang mauungusan na nila terms of XP yung top lane. Yeah. Oh, kita ulit. Okay. Maganda yung ginagawa dito ngayon ng Outsiders na pinipressure nila itong mid lane. Pero ito na nga ngayon si Phoenix trying to help out GPK. Napapaback, pero Sushbuckle medyo makati. GPK naman mananakbo na lamang dyan. Concussive shot towards C-Spine. He does not have the mana, does not have the skills. There's gonna be the silence, pero no follow-up damage. And the Outsider failed to take down someone on this mid. Rolling Thunder, kinakomit. Chillax lang daw. Out na lamang muna. Relax lang. Yeah, they're heavily focusing on this mid lane, no? Because they know na at some point they will have a hard time punishing si Pangolier. So as much as possible, gusto nilang i-delay yung timing nitong si Smile. Pero great reaction from the side of Beastcoast. You know, at some point, you need to help out yung mid lane mo. Sayang nga, I think na-turn around sana ng Beastcoast yun kung nagkaroon lang ng onti pang mana yung Pangolier kasi wala siyang pang ano eh, mana dun sa Rolling Thunder niya. Yun. Kapos lang ng bahagya, pwede pa sanang ipalag. Pero gusto ko yung mga nagiging rotations dito ng Outsider. The Whisper will be punished as GPK rotated on the top lane. Hindi natin nakita kung paano nangyari, but it's a good thing na yung top lane gustong pahingahin dito ng Outsider. Oh, yeah. Siguro kahit ako si Ramses doon, like, magmamakawa. Hey guys, help me out. I'm still your carry in the end of the day, diba? Kasi hindi ka rin makaka-expect ng malaking bagay kay Doom, eh. And like what we said, this hero, he likes to find Mardas, AFK, and then once makuha niya lang sa Blink or BKB niya, bago po siya natin makita mag-online, diba? So, kapag natalo yung, or like masyadong passive, yung naging side lane dito ng, Outsiders, it's going to be hard. There's like huge team fight na pwede silang ma-overwhelm dito. Phoenix Egg, Angerlil Ultimate, as meron ka pang Venomancer Poison. Diba? That's really annoying. Come to think of it, dalawa yung magiging ano nyo dyan. Dalawa yung magiging farmer nyo sa side lanes. Tornado, Tumama, yun nga pong Sunray. Nagiging enough ba? Hindi nga enough dahil merong earn pang binigay dito ngayon itong si GPK, itong si Yamage, parangan na ng tuluyan, dadaanan itong si Phoenix. It's a good thing he does have that dive, but then again, itong si Ramses will fall on the top. Very uncharacteristic and hindi niya gustong ganun yung nangyayari sa lane niya. Yeah. I mean, at least siguro sa outsider dito, you know, sasabihin nilang, yo bro, we're winning mid, we're dominating mid, you know, just relax, just jungle, it is what it is. Possibly, we can't do much, pero mukhang eto na yata. Talaga siya. Inis na dito ngayon si Juggernaut, kitang-kita natin, pero teka lang, Whisper. Ganda ng ano, position eh. Ganda ng pwesto niya doon. Hindi pa siya nare-reveal, mga Seb, though. Wala nang way para masulit ng outsider yung position nila. That's a very, very bad rotation from GPK. Grabe yung vision game dito ng Beastcoast, mga Seb. Yeah. And Rolling I Thunder? Think yung... Grabe naman si Smile, napakalayo ng ikot. Oh, grabe! Sulit pa rin dahil may Mortimer's Kiss sa Asipa. Snowball, ginamit na. Pero, matatamaan lang naman dito ngayon itong si Smile. And Yamish will also fall. He just delayed the inevitable. And Ramses might also be taken out. And that's another one para kay Whisper. Side lanes, hindi ganun kasulit. And Outsiders, my God, they are in trouble. I feel bad para sa side ng Outsider. I don't know if that was like spotted yung smoke nila or just a really unfortunate
play or yung pangyayari doon. Kasi salisi talaga eh, JB. Nagkasalisihan lang doon sa taas kanina. Medyo bad lang yung timing. Nagkasp shot nito ni Tornado. Pwedeng mabigyan dito ngayon itong snap for good thing. Outsider was able to get that kill at least. Pero Tish, as you said, nagkasalisihan lang. Ibig sabihin, kailangan lang talagang mauna ng outsider sa laban. Kumbaga makabawas agad sila. Yeah, and that was just like unfortunate, or like you have to maybe give credit kay Whisper for maybe positioning himself really well, or na-anticipate niya na missing yung hero sa mapa, so I need to play safely. Saka the power of Venom Wards, you know, you have a free vision that you can easily place, and then yun nga, the breaking smoke, so nakita niya yung galawan doon ng outsider. Kasi kung let's say nag-greedy si Whisper dito sa Venomancer niya, and he just kept playing very greedy and ballsy dun sa top lane, he would have died, and then Ramses would have been an easier lane, and then they would just like keep going dun sa rotation nila, di ba? True. Snowball did not land kay Gojira. Okay. Venomous Gill committed, pero wala din naman tinamaan. So for outsider, ipoposition muna nila yung mga sarili nila sa better area, while itong si Ramses sinusubukan na kumuha ng espasyo sa may baba. Now, masasabi natin na masyado pang maaga para i-judge masyado itong si Ramses. It's 10 minutes in. Kumbaga, tignan muna natin kung paano siya makakabuelo this game. But like si Whisper dito, he's just making Ramses live by leaving hell. Look at this guy. Okay, si Ramses nag-rotate sa bottom, dito din ako pupunta. Oh no, he's just forced to Blade Fury TP out. Lalakad siya ngayon sa my lane, meaning to say, Whisper will be controlling this bot. Yun ngang Tore, hindi pa ganun ka bawas. And yung catapult, hindi man lang nasulit dito ng outsiders, 10 minutes in sa bottom lane. Yeah, I mean, it is what it is. You just gotta be patient. Yung outsider dito, like, just like any other game, diba? They're the very timing-based. Nakuda! Pulis nako! Teka lang. Medyo masama yan. He's sleeping away, pero naubos buhay niya dun sa swashbuckle. And that's gonna be Stinger securing the kill. Teka, si Smile. Yung mid-lane niya ata. Sa Gedli. Teka, si PK. Itaba siya dyan. Wala silang vision, pero alam dito ng outsider na marami yung tao dito sa may baba. And itong si Doom, sumusog na lang sa may mid. There's gonna be the cold snap into the punch plus the EMP, but no way to contest this egg. Wala pang bumabasag dyan. Tornado tumamasa, dalawa damage nyo, nakapag-snowball, patakas pa. Pero si Smile might be able to reach this guy. He got broken, and itong damage na patay pa ni Gojira. With that, snap. Fires, Scatter Blast, DMTP in a way. Cookie will be out. Rolling Thunder! No! Two ults committed for that attempt. Okay pa rin, diba? Kasi at least pushback naman yung outsider. Pero for DM, it's a good thing. Outsiders, they can take a fight. Walang dalawang spell. Big spell yung tatlo actually plus Phoenix Egg pa, diba? Since na-committed na kanya. They can take a fight. But I just don't know how. Kasi yung initiation nila is not the best. They can maybe start it off with some cold snap or like yung snowball ni Car, pero it's not the easiest. Yes, sir. Pero Tish, kilala natin si K1 Hector sa mamaw na pagpa-farm, and he's doing it once again. 12 minutes in, sitting at top of the net worth with 7K, and he's not yet stopping. Talagang dire-diretso lang siya. No. Yan, saka ano din eh. Ramses, may iwat. He should be fine. Okay. Kasi ba't naman siya ng bagya. But then again, needs to be very careful. Oo. Ang dami niyang nakukommit na resources eh. Just like, always Blade Fury TPing out. Diba? But this could be good, catching them. Yun na nga, pero teka. Maganda ba, pwestuhan dito ni Tropa. Si Smile nasa may taas, washbuckle pababa. Surprise, surprise! Snowball. Tama kay si Smile, makakataloon with that Thunderstorm, but Yamech will die here, most likely. That's Gojira. You're in that one, Rolling Thunder committed. He wants Sakuda. He wants this Skyrat Mage na makakatakas lang naman, mga kaibigan. Oh, umabot ng Bagya. Silence para kay Raid King. Sakuda, tatalunan, dadaganan itong si GPK. Walang magawa dyan. Cookie, papasok. Pero wala na pong iba pang mangyayari. Tornado! On the neck. That's gonna be GPK off the mark, and the tower to be destroyed by Beastcoast. Grabe balagbag dito yung SA team, mga kaibigan. Yeah. Radiant's bottom tower. They just have to wait. You have to wait with the Doom Blink Dagger or initiation if they want to start the fight. Kasi nakita mo, di ba?
they want to try. They want to try to look for a kill. May burst damage naman sila. They have tag team, Mystic Fear. They have the Invoker with the Vessel na rin. But it just, they can't. They just, it, the initiation is just not there. Like, lagi din group together. Itong Beastcoast, so it's hard to take the fight. Makakita kang isa, nakita mo nandun na agad si Pangolier Phoenix. And it's hard to take team fight sa ngayon for this Liar side. Yes, they badly need some items. Spirit Vessel naman na si si Invoker. Si Doom. Ako po magiging target siya ni K1. Okay, Yamich. With the vision played out there. Ganda na nakikita dito ngayon ng outsider. He could start off a fight, pero A1's just big the bait. Si Smile right around the corner. Whisper, uma-approach na dito sa may area nila. Pero si Smile, alam ba niyang nandun? Again! Itong si Tusk, there's gonna be the courier taken out. DMB, KBTP away. He'll be able to do so. Kinuha lang yung courier. Alright. Nag-BKBTP out yun, ano? So again, just the initiation. Ito yung malaking problema ng outsider. How are they going to start the fight? Just how? That's a big question mark. You wanna go on Wraith King since lagi siyang papakita. Pangolier, I think, is the best target. Same goes with Venomancer. If you could cast your Doom on those heroes. But, yeah. I don't know. It's a really tough game. Plus, napakomit pa ng BKB yung Doom. So, panigurado, they're not gonna look to fight. Dito sa Roshan, no? Kumbaga, suicide yung gagawin nila. Juggernauts already have that Maida, so slowly catching up dito sa ating net worth ladder. Maelstrom na din siya, which is another farming tool. Mas ma-item pag ma-farm na dyan. Medyo may katagalan yung pagkuha dito sa Roshan na itong Beastcoast compared nun sa game number 2. Pero still, gets the job done, and ito namang CC Smile yung kukolekta doon sa Aegis. Yeah, and Wraith King, he loves when his teammate gets his BKB. And you're on the Radiant side, I mean BKB, Aegis. And you're on the Radiant side. Diba? You're taking advantage of those kind of packs. Maganda pa to pag nakakuha sila ng tier 2. Isipin mo, kung masecure nila yung tier 2 tower sa taas, tapos ang trade lang na pwede makuha dito ng outsider is the tier 1 tower? Damn. that's a really sad play. Na pwede na walang choice eh, walang choice yung outsider dito kundi take those kind of trades. Totoo, wala na talaga eh, kumbaga yun na yun. Let's just have this juggernaut farm up to the point na pwede na tayong sumabay. Those Snapfire about to reach his Aghanim's later on. No? Ayan yung kanyang naka next na queue after nung 4 staff. Mm-hmm. Pero ano, ganun talaga, double Midas din yung outsiders. 2K net worth lead, that's just kind of mostly yung Doom net worth. Pero kasi kung titignan mo yung 2K na yan, that should at least be like around 5K eh. Kundi lang dahil dun sa Doom. Ayun na nga. Tignan natin na, K1. Have that Dexo going for the BKB naman dito ngayon to si GPK. BKB si ano ha? Si Raid King at mukhang one item na lang siya. One item na lang kulang. Tamang sa pack. Pinaligo na nga dito ngayon ng Meat Ball. Sabay Mystic Flare. Just so they could take down the first type of Raid King. Nasagasaan pa itong si Juggernaut. Tornado right there. Napag-egg. Mga Sepo lang umihit dyan. Nakapag-Omni Slash naman. Pero mostly sa creeps. Tumama. And Rams is about to die. Natali pa siya dito. Nitong si C-Smile. Tamang ngiti. Sabay escape. And that's gonna be DM going to the backlines. Doom now for Venomancer. C-Smile. Di pa napatay. Itong si Venomancer. Pwede pang makatakbo. Naku po. DM umahabol dito ngayon. He does have the dagger any moment now. But then again, the Doom will expire soon. Pero he won't be able to escape. That's a dead man leaving Pangolier alone. Outsider. Good defense right there. At itong si Juggernaut lang naman yung naging cost noong pagkakadepensa nilang yan. My question is, like, Wraith King, yung second life niya, hindi niya naka, I think, naubusan niya ata siya ng mana doon, if I remember correctly. Oh. That's why hindi siya nag-proc yung second life niya. Ito yung replay. Tingnan natin. Hindi rin ako 100% sure eh. Hindi ko din alam. Ang ina-expect ko nga, mabubuhay pa. Ayun, naubusan ng mana. Ayun, wala siyang mana. Okay, 22 yung, na lang, no? He had stick, but I think he was stunned. A quick second, kaya naka-cold snap yata siya. Kaya, hindi rin niya na-pop yung ultimate. Hindi rin pop yung ultimate niya. Ang ganda din ang ginawa ng outsider na pinokus talaga nila yung egg.
iniwan muna nila yung ibang heroes, they focused on the egg, bago sila talaga nag-transition to other one. DM, nakamarka lang siya dito kay Venom. All saka ano time. Din, isa pa, JB, I think that was a really ballsy placement no Phoenix Egg sa teamfight na yun. Kasi, I like the idea kasi wala nang Blade Fury si Juggernaut. It's very risky for him to take yung, let's say, i-right-click yung egg. But then you place it in the middle of what? In Bunker and then Doom. Siyempre, makakahit yung dalawang hero na yun, di ba? And yun nga, inabot din talaga itong si Phoenix. Pero wala nang Doom. That guy again. Tsaka may Aegis pa kasi si Pangolier. Meron pang reincarnation si Raid King. Yup, hindi pa natin nakita yun in action earlier, pero dire-diretso lang pababasag dito ngayon yung Beast Post. Now, Wraith King about to pick up his BKB. Ayun nga yung kanina din yung plano, which is ito na, may BKB na siya. Endgame na, no? And pang-endgame na talaga to. While ito naman si Ramses, misplit na lang siya dito, trying to stretch the game to the point na magkakaroon na siya ng item para mas makasabay na siya dito sa ating game. And he does have this Omnislash once again. Yes. Like, ano nga, usually nga, talagang Blade Dagger yung gusto mong item sa Raid King, just so you can easily initiate, close that gap, initiate with your stun, diba? Another initiation ka rin, since kahit na-carry ka. Pero 30 seconds with Smile. Si Smile, mga Seb. Pushing the lanes, Tornado missing, a mesh coming from behind. Pero yun nga, si Pangolier, sinusubukan pumunta sa likod, pero itong si K1, nabigyan na nga ng vessel, pero yun na nga yung itlog, walang umhit dyan ngayon. Pero itong si Ramses, finally marking the egg, that's gonna be K1 taking out for the first life. Though, eto pong si Pango, naandun, pero look at that, Juggernaut failing to pop his ulti, and that's gonna be DM taking out as well. Oh no, 4 heroes down without the buyback, this could be it. Beastcoast could take this game, leaving GPK alone, and tamang kawai si C-Smile, appear lang naman ang ginawa ni GPK, but can they defend it? This is 30 seconds, Dire still has a glyph of fortification, so maybe they can delay? Pwede. May tornado pala naman si Invoker ENP, so I guess, di na risk. You know, BC needs to respect. Chance. Elimination to, you know? No need to be greedy. Grabe naman yung laban, mga Sip. Napakainit. And yung outsider, kitang-kita natin that they're trying really hard para lang naman talaga masabayan yung aggression na pinapakita dito ng Beastcoast. It's just that na yung ng damage, it's either kapos pag ibabato nila dito kay Raid King, or sobrang laki ng damage na natatanggap ni Jug. The main issue, JB, dun sa last couple of fights is Beastcoast has an Aegis of Immortal. So now, alam mo na yung Wraith King, may dalawang buhay, plus may BKB na siya, so 100% mapapop niya yung ultimate niya, di ba? And then si Pangolier pa na may extra life. I think that part right there, what made like team fighting really hard sa side ng outsider. Kasi isipin mo kung walang Aegis of Immortal yun, di ba? May isang Doom target ka, so let's say mabatay mo si Venomancer, really great, hindi magiging ganong kabolsi yung ibang heroes dito ng Beastcoast. But yeah, their timing, they missed it by a lot of minutes. By a huge margin. And ito nga pong Beastcoast shoving up this bottom lane, trying to clear everything, even the outer towers. Ayaw na nilang meron pang nakikita dito sa baba. Linisin na natin to. I don't know. Ang hirap. Kasi, parang nakita ko na eh, na kapag naging successful, yung pag-wrap around na dun sa likod ng Beastcoast, or like, hindi na-utilize yung Aegis of Immortal, diba? I think that would have been the play. That would have been the play of their comeback. Pero since hindi nangyari yon, ayun lang, hindi talaga nangyari. Yung masama. Pero Ramses, spotted siya dyan sa may Gedli. Ang item ni Ramses ay Maelstrom lang, tsaka Midas. Tama ba? Laking nakita. Mjolnir naman. Yes. Mjolnir. Okay. Straight from Mjolnir. Going for the BKB. Not the item na papasok sa isip mo kapag ka mag-juggernaut ka agad. Pero you want that extra spell immunity going to fight itong Beastcoast, no? I don't know what can they do. I think in Beastcoast, they want to play this safely. Maybe wait for the next Roshan bago nila siguro tapusin yung laban. Beastcoast, yung
outsider, ang tanong is, do they wanna contest Roshan or do they just wanna play doon sa high ground nila? Kasi either way, ang lakas ng team fight ng ano eh, ng Beastcoast eh. Totoo yan. It's hard to take the Roshan fight, diba? And at the same time, ayaw mo na ibigay yung Aegis dito sa Beastcoast. Mm. So, kailangan pumitas ng outsider. Yun lang talaga yung pinaka-way nila eh. Makapit na sila ng matiwasay, take down at least two important heroes aside ng Beastcoast. Kasi pagka na-outnumber na nila yung Beastcoast, mas may fighting chance na yung outsider. How do you get that great initiation? And you can't expect a lot from your invoker as well. Kasi even if may madoom, sila na hero, like the damage is not instant. Oo. Diba? Like ang tagal din ng habol nila. Very intriguing game. Actually, hindi ko alam pa paano babawi pa dito ngayon yung outsider. As of the moment, Beast Coast na talaga yung nasa driver's seat. They might catch TM off guard. BKB will be used so we can TP out. Yun naman yung problema din ng Beast Coast. Sa ngayon, wala silang pamigil sa mga naka-BKB TP. Pero yun nga, wala nun, easy pick off tulad nitong si Image. Parang yun lang din naiisip ko eh. Just try to catch Beast Coast like, na hindi sila sama-sama. Kasi ang hirap talaga makipag team fight, JB. I just don't see them winning it. Even si Snapper, kita mo naman yung iteman dito eh. Pag naka-shard pa yan, talaga mapipin down yung Juggernaut or any heroes dito ng outsider. Yes, sir. Now, 25 minutes in, 20-11 yung ating scoreline. Talagang napaka-aktibo nitong dalawang to sa laban. And the Juggernaut about to get kanyang item na BKB. It's medyo malapit na. Nasa kanila ba? Ay, wala pa pala. 30 seconds pa pala yung Aegis. That's why nothing is happening dito sa game natin. I think yung outsiders, they're not even looking to fight. Honestly, they're not even trying to check, position themselves, place wards sa may Roshan pit, diba? Yes, sir. Pero right now, yun lang Beast Coast. Nagpe-prepare sila dito sa may bottom. They wanna get that one. Pero doon binigay para dito kay kuya mo, Pango, si Smile. That's gonna be a great pick-off by outsider. Sakto pass po na si Roshan. But the thing is, wala pong info yung outsider kung dito nga ba si Rosh. Yeah, I mean, even without the Pango here, I think they can take Roshan. It's just, the question is outsider going to fight outside their base? I think that's the big question mark. Yun na nga, mukhang malabo din kasi TSH, knowing na pushed back din sila, naka-shove lahat ng lanes dito ng wala din palang Doom. Outsider. Wala din Doom, yes. So, pretty hard choice for outsider, pero mas mukhang pa-prioritize nila yung pag-def. Oh! It's gonna be late. Are they gonna make it? Oh, no. It's too late for them, mga Seb. Sobrang bagal ng timing dito ng outsider. Hindi sila handa sa ganito kabilis na pacing nitong Beast Coast. Yeah, I mean, I don't know. It's hard. That's a ranking with the Dezo. Diba? Paano mo mapapa, ano yun? Classic. Boy na rin si ano. Di Pangolier. Walang may link yun, ano, sa side ng Beast Coast. Meron si Pango. Kakalinkin niya. Oh, okay. Si Pango lang. Pero, kung iisipin natin, yun nga si Pango na buhay na yun, Doom wala pa rin. Isang minuto pa. Ah, pero Refresher Doom, JB. Oh, Refresher Doom. This could be big. This could be, like, unexpected for the side of Beast Coast. You know, if they can Doom, maybe si Pangolier and si Venomancer. I think that would be a perfect scenario for them. Pero kung tukos na ganyan buhay. Pero Lincoln, nagamit. And there's gonna be Mr. Clear. Just stone them out. Yun ang ayon sa pack. Mga kaibigan, naligo muna dito ngayon ito si tropa nating Yamesh from the Mortimer's Kisses. K1, good diet. Ito na nga po yung Refresher. Ginamit. May Doom na ulit siya. Pero di pa natin nakikita kung kanino nga ba ibibigay. Well, look at that Juggernaut. Hindi man lang nakapag-ulti. Hindi man lang natin nasaksihan yung Omni nitong si Ramses. He does not have the buyback as well. This could be big for the side of Beast Coast. They can end it and the GG will be called. Just like that. Yeah. Good luck next. Sabi dito ng Outsider and Beast Coast continues their
lower bracket run. Very beautiful. Very, very. So, habi sa'yo, JB, the reverse sweep meta. It's been ongoing dito sa tournament natin, ano. But yeah, I think they played really well yung strat nila. You know, they have, as long as nakita natin na pipiliin ng outsiders yung Doom, we're going to keep king this Wraith King. And grabe. Both games, this Wraith King looks unstoppable. And then I also love the Pangolier pick. I mean, yeah, they tried their best na puguin si Smile dun sa kanyang hero sa gitna. But doesn't matter. In the end of the game, there's a teamfight. Makakapag-Rolling Thunder at makakapag-Rolling Thunder yung hero na yon. And then si Doom, even though he had a decent laning phase, yeah, you're rich, but your item doesn't, like, scale until makuha mo yung second and third item mo, yung BKB or yung Blink Dagger mo. Whereas si Ramses, he's hella poor, he's crying, he's grieving doon sa top lane. Ilang beses siyang namatay mag-isa doon, which is uncalled for. So, tignan natin ano nga ba masasabi ng ating panelist sa nangyaring yon sa Outsider. Thank you so much, JB and Ate Ishii, for that game number 3. And sabi nga ni Ate Ishii, reverse sweep meta is ongoing dito sa Arlington Major. Marami tayong na-witness. But yeah, Beastcoast will continue their journey dito sa ating lower bracket. They will have to face OG for the next round, which is a big, big team. Isa sa mga big team to be expected ng mga tao dito. And then, again, Beastcoast, actually, honestly, I did not expect na sobrang magiging ganito yung performance ng Beastcoast. And care to explain what happened? Tingin ko, sobrang nasolusyonan talaga nila dito yung lane ni Ramses, wherein na-outplay nila yung mismong player. Hindi na talaga sa hero din eh. Sa mismong playstyle na nagkalamang doon sa may top, kita mo sobrang pinugo nila dito si Ramses. And Ramses, yung sumpa nung game man, I mean nung game 2, di na talaga naalis sa kanya. Oo, sabi nga ni Ate Ishii, nag-griff talaga ng malala si Ramses dun sa lane niya. Pero yung Beastcoast dito, parang bago, may bago na ako nickname sa kanila, the one who loses game 1, but ano, wins the game. Wins the series. Wins the series pala, oo. Mm-hmm. Lagi sila, tignan mo, yung mga matches nila, lagi silang tatalo ng game 1, pero then, reverse sweep yung nangyari dito sa series natin. And, ako, sinubukan naman buhatin nila GPK eh. Pero hindi sapat. Yun ang nangyari. Para dun sa game number 3-4 Outsiders. I feel like dun sa game number 1 nakita ko na usually ganaman talaga starting item ni Ramses on his Juggernaut. Bibili siya ng Blades of Attack, dalawang Iron Branch, hindi siya bibili ng Tango and Sal, pero napunish heavily ng Beastcoast yung early items dito ni Juggernaut, kaya nakita natin nag-suffer siya sa lane. And given yung position 5 niya, hindi naman sustain yung binibigay sa lane, which is Skyrat, talagang nahirapan siya dun sa may top lane, to the point na ang laki ng gap ng network ni K1 Hector dito kay Ramses. And mid-game, sabi natin, nakahabol kahit papano si Ramses, yung Doom mayaman, si GPK kahit papano, nakabawi din sa farm given na nagmaida siya. Pero too much to answer. And South America on their backs. Arlington, make some noise for Beastcoast, please. Oh my God, Beastcoast with a victory. Now I want to start by asking, every kill, every tower you guys take down, this crowd is behind you. Does it make a difference? Can you feel it? Como cada kill que tuvieron, la audiencia estaba por detrás de ustedes, como alentando. ¿Cómo te sientes con la energía del público? Me siento muy bien, así que cuando el público grita algo del equipo, ya sea la jugada o las teamfights, da una emoción plus para nosotros seguir jugando, y esta victoria es, se les agradece al público, o es para ellos. He said that he can feel the audience, it helps in every team fight, and this victory is for the audience, was for them. He thanks so much. Wow, he did it for you guys out there. That's what we're talking about. Now, group stage was incredibly tough for you guys, right? Then you come through, you're in the lower bracket, you take down Fnatic, you take down Outsiders. Do you think you can go further than you went in Stockholm? Te dijo que el group stage fue un poco difícil para vosotros, pero ahora como derrotar a Fnatic y Outsiders, si crees que pueden más lejos que Stockholm, que el ser Stockholm. No creo que sea así difícil, lo que pasa es que nosotros hemos venido a jugar, a divertirnos, pero a veces nosotros al momento pensamos, no pensamos en el grupo y decimos, oh, vamos a comprar algo de shopping, algo así, ¿no? Y perdemos. He said he don't believe it was too hard, but they don't get it too serious, so, so now they, como que ahora pueden más, que no quisieran otras cosas, ¿no?
que estaban put, they did another thing, but now they go for it. They go for it. That's what we want to see for sure. And I got to ask, right, you know you had the South American fans with you, but for the North American fans, you got some words for them? Si tienes algo a decir para tus nuevos fans ahora de Norteamérica. Siento que es la primera vez que hay más, ¿cómo se llama?, apoyo de los fans. Siento que me gusta este país, este lugar. También como ya probé la carne, no sé de qué es, pero me encanta este lugar, Texas. Me encantaría volver otra vez. He's very excited with his audience here in North America. He's very happy with it. And it's the first time he has it, so it's very nice. He hopes to have it again. Oh, I'm sure this crowd will have Beastcoast back. Am I right? Now, tomorrow you will face off against OG. I think madaming nang napahanga yung Beastcoast. Every time naman na mag-run sila ng ganito, no? And indeed, yung nangyari sa Stockholm for Beastcoast, they defeated a lot of CIS teams. Isa na doon, dumagdag ang outsiders. So basically, lahat ng malalakas, natalo na nila sa CIS region. So I think Beastcoast, sino pa? Pero ang nangyari dun sa ESL 1 Stockholm, ang nagpalaglag sa kanila sa tournament, Western Europe team. Blaming Gladiators ang nagpalaglag sa kanila. And their next opponent OG. So malalaman natin yan kung ano magiging resulta. Kung magiging totoo ba talaga yung history repeats itself for Beastcoast or mabibreak nila yung tradition kahit papaano. Mm-hmm. Pero maganda talaga naging performance nila dito ng Game 3. Sipin mo, tatlong Mahidas sa tatlong or ng outsider. So alam na ng Beastcoast mo kanila. Tapusin natin ito na maaga. Tinapos na agad na maaga. Yun lang ang pinaka-best explanation na mga dun sa game bilis naman. Bilis ng DSO eh. Napakabilis. 14 minutes. DSO armlet. Hindi lang yun. May Facebooks pa. Check mo yung bulsa rin. May sariling jungle yun. Nakaiba talaga mag-farm si... I think isa yun sa pinag-aralan ko. Kasi nagtaka din ako eh. And ang ginagawa talaga nila is ang galing ni K1 Hector gumamit ng mga skeletons na kung paano niya iiikot sa neutrals. Kung mapapanood niyo replays nung unang-una niyang Wraith King. Kasi uso nun yung Wraith King, diba? Siya yung pinaka... mabilis, TI-9. TI-9. Mm-hmm. So, indeed, Beastcoast, magkukontinue sa journey ng Arlington Major. And fortunately for outsiders, they are out of the tournament. And for Beastcoast, they have secured the 5th and 6th spot dito sa Arlington Major. Pero hindi pa tapos ang laban ng Beastcoast. And hindi pa tapos yung series natin dito. We have our last series. Pero bago ang lahat, match MVP. K1, sino ba? Ay, sobrang yaman ng snapper niya. Position bar may agad yung scepter. Nagulat ako din na run niya yung binumansad dun sa dumi. Kung paano nila laruin yung top lane, talagang na-punish sila. And kaya nakita nila na sa top lane, sobrang greedy yung item dito ng Juggernaut. Kaya talagang tiyatry nilang harasin lang ng harasin sa lane. Given na sobrang sakit ng scatter blast, ng cookie, tsaka yung damage ni Venomancer. So, masasabi ko na hindi lang si Scofield yung naging MVP. Parang ganda rin si Whisper. Hindi, parang si Whisper din. Kasama pwede masasabi mo. Dahil, kung paano na shutdown dito sa Ramsey sa game natin? Yung key item, Bracer. Bracer, oh. Grabe yung Bracer ni Venomancer doon sa lane. Si Snapper din meron. Meron din ba siya? May Bracer din siya. Parang pala na may Bracer din. Bracer is the name of the game sa game number 3. And convincing naman eh. Yung naging run dito ng Beastcoast. Ito yung nakakatakot na Beastcoast. No? Literal na Beastcoast. The underdog teams. Talagang Beastcoast. The new era. Siguro kung matalo nila OG, may masasabi kong kaya nilang maging champion, pero LGD? May duda pa rin ako, may duda pa rin. Hindi mo kumano hanggat hindi nakakapanalo ng Chinese team. Eh. Ay, sabagay. Chinese team. That's gonna be our last series. Speaking of Chinese team, this is gonna be Team Aster versus Entity. Ay, hindi ba bomb? Teka lang. Boom, tapos sana, na. Masakit tapos pa rin. Tapos na. So, ang last series natin would be Entity and Aster. And actually, nakita na natin, na-witness na natin yung kung paano maglaro, kung paano kabaliw maglaro yung Entity dito sa Arlington Major. And do you think Entity got what it takes to beat Team Aster? Dating ko kaya. I think madadala sila dun sa momentum na nakakuha nila dun sa first series na apagin sa Boom. And kung titingnan mo yung mga Chinese teams dito sa ating Arlington Major, I think ang pinaka-easy na mapakalaban dito ng Entity or talagang kaya nila matalo is Aster. Okay. You, Sir Mike.
gawin nila siguro, 'di ba? Nakikita naman natin merong teams na pag nakakalaban OG binaban lahat ng hero native. Siguro banan nila lahat ng offline heroes dito para wala magagamit si Saberlight. Eh. Sabi nga ni Saberlight kanina, ano ba kayo guys? Ipan niyo lang yung offline, wala naman ako ibang alam laruin kundi offline eh. Totoo naman. Pero tingnan natin paano mag-adjust. Still, oo, nakakagawa pa rin ng paraan yung entity. Pero again, maraming salamat sa mga panelists ko dito sa ating series. Sir Mike, thank you. Dan, thank you so much. Ayan, and I think for now, grabe naman! Huwag niyo naman ng show. Kumaga-umaga, good morning, guys. Ayan, mag-almusal na po kayo dahil may last series pa tayo. And pala. Yes, and the last but not the least series, guys, we're gonna take a short break. And right after the short break, let's proceed na sa ating last series, Entity versus